Kabayan, kamusta? At hello sa ating mga kababayang OFW. Hello po sa inyong lahat. At ayun, nagawa nga tayo ng ating video about Pag-ibig Fund Savings Contribution dahil mandatory na nga ito para sa ating mga OFW. At meron doong nag-comment kung ano daw ba yung mga benefits at paano ma-withdraw yung ating savings dito sa Pag-ibig Fund. So ayan yung pag-usapan natin in this video. Pero bago yan ay kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay please click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you so much! So ito po yung mga list ng mga benefits kapag tayo ay Pag-ibig Fund member. At ito po isa-isahin natin. First is yung Pag-ibig contribution natin is magiging savings natin. So for retirement fund natin and minimum savings of 200 pesos per month. Pero pwede po natin yung hulugan ng mas mataas depende sa gusto natin. For example, 500 or higher. So kayo po ang magde-decide pero ang minimum po niyan is 200 per month. And ito rin po ay tax-free dividend earnings. At unlike sa mga bangko na may savings bank account tayo, meron po yung withheld tax. So dito sa Pag-ibig contribution savings natin ay tax-free na siya at government guaranteed pa. And pwede tayo makapag-avail ng mga housing loans, multi-purpose loans, and yung calamity loan, salary loan, ganyan. And pwede rin po dun sa mga gustong magpagawa ng bahay for renovation, construction, for residential lot purchase or residential unit purchase. Ayan, pwede tayo mag-apply ng loan dyan kung gusto natin. And ang maximum loan amount is up to 6 million pesos. And ang pinakamatagal na pagbabayad natin na term is 30 years. So, meron din siyang lowest loan interest rate na 5.3% per annum. At tulad ng nabanggit ko kanina, yung mga short-term loans ay pwede tayo makapag-avail niyan as long as active member tayo ng Pag-ibig. So, kapag active po, at least ay 6 months naguhulog ka ng iyong contribution. So, after 6 months at hindi ka nakakapaghulog, ay inactive na po yun. And ito pa, financial assistance for minor home improvement, livelihood, education, and payment of utilities. So, pwede tayong mag-apply niyan if ever kailangan natin. Open to all members with at least 2-year active membership at low interest rate. So, ayan. Kapag kailangan natin na mag-loan, ay meron siyang low interest rate basta active po tayong member ng Pag-ibig. So, nandito ako ngayon sa website ng Pag-ibig, www.pagibigfund.gov.ph. So, ito yung homepage niya and punta tayo dito sa menu and dito sa frequently asked question kasi may nagtatanong kung paano daw mag-withdraw dito sa ating regular savings kasi nga mandatory na siya. So ito, i-click natin itong when can I withdraw my Pag-ibig regular savings and ayan po, makikita na natin yung answer ni Pag-ibig or pwede po kayong mag-click dito sa lower side ng page na may nakalagay dito, hi, click here to chat with us or pwede po kayong mag-message sa messenger ng Pag-ibig Fund. So, meron po yung official FB page. So, pero dito ako nagpunta nga sa website at isa-isahin natin yung mga terms and condition kung paano natin ma-withdraw itong Pag-ibig regular savings natin or yung tinatawag na P1. So, nakalagay dito, you may withdraw your Pag-ibig regular savings upon the occurrence of certain grounds. This includes the following. So, tulad ng nasabi ko dun sa previous video ko, so, at least yung membership maturity after 20 years or equivalent siya ng 240 monthly contribution. Ayan, pwede na nating ilamsam at makukuha natin yung total savings natin plus yung dividends earnings natin. And ayan pa, retirement at the age of 60, optional retirement age or at 65 mandatory retirement age. So, ayan, dahil ang purpose nga nitong Pag-ibig ng savings natin is for retirement fund. So, ayan. And yung pangatlo naman is separation from service due to health reasons and permanent departure from the country.
permanent total disability or insanity, critical illness of the member or any of immediate family member as certified by a licensed physician, and member's death, in which case the member's legal heirs will receive his or her total pag-ibig savings, a regular savings, plus an additional cash benefit not more than 6,000 pesos. So, ayan po yung terms and condition kung papaano natin mawi-withdraw yung ating pag-ibig savings. Kasi merong nagtanong nga doon sa ating previous video, paano daw mawi-withdraw. So, ayan, nabanggit na natin at sana po ay nakatulong ang video na ito para mas maunawaan natin itong pag-ibig regular savings. So, kung may iba pa po kayong katanungan, ay pwede po kayong mag-visit sa kanilang website at mag-check po ng mga detalye. So, nandito naman po lahat yung mga kailangan nating malaman. And kung gusto niyo pong malaman about pag-ibig regular savings, kung gusto niyo pang magbasa, i-click niyo lang itong number 9 and then makikita niyo na siya. To know more about pag-ibig regular savings, you may download HDMF Circular 274 Revised Guidelines for Pag-ibig Fund. So, i-click niyo lang po yan para ma-download nyo yung lahat ng information about pag-ibig regular savings. So, ayan lang po muna for this video. Sana ay nakatulong ang video na ito. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay please click muna po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you so much! Bye-bye!